And yes, tayo nga ay nagbabalik mga kaibigan. Dito na naman sa ating isa sa mga paborito na silip-silipin, balik-balikan na pabahay dito sa may actually General Trias na to, pero dikit pa to ng Imus, Cavite. Okay, so accessible kung saan mong gustong pumunta, lalong-lalo na dito, stone throw lang natin yung Calax. Yes, yun nga mga kaibigan, dito ngayon sa Lanelo Heights. Dito lamang po yan, malapit sa may LTO Imus, Cavite. Pero sa akin na po siya ng General Trias, Cavite, sa pagkito ay Pasong Kamatchile. Right? So kung mapapansin nyo, ito ho, yung tinuturo ko dyan, yan po yung pinaka-entrance niya, sobrang lapit lamang po. Dyan sa barangay road na yan, talagang walking na lang yung ating pong distansya dito sa may kalsadang yan. At dyan lang ho, sobrang lapit din lang, walking distance din lang po, ay yung pinaka-highway na po natin yan, yung Danghari Extension or tinatawag natin na Open Canal. So napakaganda ho ng lokasyon dito. At again, pwede namang lakarin, pero sobrang lapit din lang ng itatayong SM, General Trias. So yun, nabanggit ko na yung kagandahan ng place dito, especially yung accessibility niya, right? Sapagkat pag naitayo yung Calax na yan, Laguna, Cavite, Manila, napakadaling ikutin na lamang. Kahit ngayon nga dahil sa ginagawa po yung highway dyan, diretso po yan papuntang Tansang. At isa pa sa maganda dito sa lugar na to is yung hospital, dyan lang itatayo din. Walking distance lang from the community. So ang ating palang community dito is napakaliit lamang. Alright? So abutan na muna nga yung dulo ng community na to. Ilang blocks lang to. So ngayon, punta naman tayo sa mga bahay na ino-offer natin dito. Okay, so this time naman, silipin naman natin itong Brenda model. Ito po yung sumunod na pinakamalaki dito po sa community na to. Alright, so meron po tayong tatlong units dito, tatlong models dito. So yung isa, makikita nyo sa ibang video natin, ito po yung Abby, yung pinakamalaki. Ito naman po yung Brenda, yung sumunod naman po yung kanyang laki. Ito po ay, alright, so ito naman po ay 77 square meters. So compare sa Abby na 88. So mas malawak po yung Abby kumpara dito, but makikita naman natin is minaximize din ng developer yung pagkakaayos ng bahay na to. Meron pa rin tayo dito pinaka-car park, kasyang isang kotse, at meron tayo dito para sa ating mini garden, dito kaya mini terraced po natin dito sa baba. Right? So lahat din po ng property dito, lahat ng models dito ay gaya niyan. Meron po tayong balcony. Okay, so bago tayo pumasok again, libutin lang natin ng konti dito. Okay, so kung mapapansin mo, lahat ho tayo meron pang setback. Okay, lahat ho tayo meron space pa sa likod. Alright? So, ito. Mapapansin nyo rin, meron bintana din dito sa labas. Ayan, makikita mo na rin. Okay, so, I think, pasok na tayo. Diba? Okay, let's go inside. Okay, meron pala ditong saksakan sa labas na nakaredy. Ayan. Okay, so may ilaw na rin po dito. Lahat ho, may ganyan na, may ilaw na. Sa pinakailalim ng terrace po natin, ng ating balcony. Okay, let's go! Sa loob, ayun, as I have said, bubuksan ko lang saglit para di mag-echo. Okay, binuksan ko muna para di mag-echo. Okay, balik tayo dito. As I have said, lahat ng property dito, lahat ng models dito, lahat ng unit dito ay complete finish na. Ito rin ho. Gaya ng ibang models dito, complete finish na po siya. Ayan, meron pa tayong ito yung sa baba ulit, yung lagayan sa ilalim sa may hagdanan. Kumit yung ano nga pangalan nito, nasa dila ko na eh. Ayan, meron kami dito sa bahay eh. Meron din kami ganyan. Anyway, tuloy natin. Alright, as I have said, nakatayo sa rito tayo dito. Malinis na rin ho yung ating pintura dito. Ganito ho yung pintura na makakuhaan natin. White din po, malinis. Ito naman, kumpara doon sa isang model, makikita nyo rin sa video, medyo maliit lang yung kanyang pinakalababo. Okay? Pero meron rin siyang pinaka-cabinet. Ayan. Okay? So, ito ay model unit lamang, so marami na akong pumasok dito. Malapad din po yung ating pinaka-front na bintana. Yung ating bintana na nakaharap din sa kalsada. Napakalapad din po niyan. Napapansin nyo sa labas, gumagalaw-galaw yung mga halaman. Sobrang lakas din po ng hangin dito ngayon. Ang sarap, ang lamig.
kahit na medyo pa summer na. Okay, wood po yung ating mga pintuan dito. Okay? So, problema sa sasakan, hindi wala yung problema. Napakaraming sasakan, meron rin tayo dito mga outlet or mga connection para sa internet at saka para sa internet at saka para sa cable. Okay? So, CR. Ito yung pinaka-CR natin. Tayo sa rin po yan. Okay, shower na rin po yan, lababo at saka flushery po yung ating pinaka bowl. Silip tayo sa likod konti. Doon na silip tayo kanina. Yan, so may space ka pa sa likod para pwede mong gawing labahan. Okay? Okay, akita tayo. Alright? Sa taas naman. Okay, so ganun din sa ibang mga models sila dito. Kahoy, bakal, at semento. Tapos may linoleum yung ating pinakahagdanan. Okay, this is second floor. Second floor, dalawang rooms lang po tayo dito. Ito yung isang room. Yung isang room, napakalawa po ng mga bintana, napakalaki, napakaliwalas, kung makapansin ninyo. Right? Ito naman yung pinaka-master's bedroom natin. So, meron pong dalawang maliliit na bintana. At ito po yung mayroong CR. Okay. So, nasa sa inyo, kung gusto nyo bigyan ng access yung isa, huli nyo naman yan yung butasan, sa tingin ko. Pagpaalam din sa developer para may isang may access din yung kabila. Para maging common CR yan. Okay? At ito pong master's bedroom ang may access sa balcony. Mas maliit lang yung balcony ito kumpara doon sa Abbey model. Pero kung halimbawa chill-chill lang, mag-usap lang kayo, mag-asawa sa problema nyo sa buhay, mga achievements, mga things na nais nyo pang maabot, I think best place din to. Kahit na ganito kaliit siya. Alright? Bilis. Okay, so I think tapos na tayo dito sa ating pong Abbey model. Ah, sa ating Brenda model. Okay, so kung gusto mo makita ang property na to, nag-conduct tayo ng mga free tripping, i-schedule lang ho natin. Pwede ho tayo magkita dito sa site or somewhere else, mag-meet tayo dito malapit sa area ng project na to. So ngayon naikot na natin yung bahay na to. Kung nagustuhan mo man yung property na to base doon sa nakita mo sa video, ay nako, mas magugustuhan mo pa kung makikita mo ang actual na unit na to. Right? So contact mo na yung number na makikita mo sa screen o di kaya sa description para ma-set na natin kung kailan ka vi-visit dito. At tiyak na tiyak ako, magugustuhan mo to. Alright? So yung presyo, makikita nyo dyan sa description. Sa description ko lang siya nilalagay kasi nagbabago-bago kasi ang presyo from time to time. At minsan pa, Kuya Borto Bumuli, nagsasabi na sana ang bawat pamilya ay merong tahanan na matatawag na kanila. God bless everyone. Bye. Peace.